Yo, what's up, Kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, another sit-down vlog, Mamay. So, bago tayo tumungo sa atin, pinaka-main vlog, gusto ko lang muli magpasalamat sa lahat ng nanonood ng vlogs natin. Kasi until now, umakyat pa po yung mga previous vlogs natin na ginagawa natin sa review and revenue update. So, yun po ang ating temporary niche. At the same time, Mamay, sa self-challenge po natin, which is $1,000, hindi po tayo kaabot dun kasi 2 days to go na lang, tapos na po yung 2023. So, looking forward tayo sa magandang 2024 sa lahat ng mga sumuporta po sa atin. So, parang thank you po. Walang sawang pasalamat po sa inyo. So, yun. Dito na tayo, Mamay, sa pinaka-main vlog. So, which is kakaiba, Mamay, kasi ang ginawa ko is kinuha ko po yung mga nakakulab ni By Japper. So, kung mga previous years, basta nakakulab. So, baka may hindi ako nasali dito. So, siguro next time lang. At ang kinuha ko lang is 7 po, Mamay. So, basta lahat ng nakasama si By Japper. Or, yun nga, nakakulab. So, anyways, Mamay, 7 sila. Ang gagawin po natin is ilalagay po natin sa pinaka-bottom up to kung sinong nasa top 1. So, lahat ng details, mga kamay, syempre, ang ginawa ko, inisa-isa ko po yung channel nila. Ginawa ko po yung total vlogs views, mga kamay. At nag-create tayo ng RPM na 3.5 per 1K views. Tapos, kinonvert po natin yan sa Philippine Peso, which is ang palitan ngayon nasa 55.40. So, yun po, mga kamay. Para at least, maibigay po sa inyong information at mapapanood niyo po yan dyan sa screen natin para masundan niyo po ang ating sinasabi. So, paano yung Mamay? Umpisa na po natin sa number 7. So, ang ating number 7, Mamay, walang iba kundi si Jojo Albasan, Mamay. So, maraming nakakilala kay Jojo Albasan. So, meron siyang subscribers count na 185K. So, ang nakuha nating details sa this December, Mamay, wala po. Kasi ang pinaka-latest o pinaka-last vlog niya po is last November 14, 2023. So, kumbaga, na gano'n siya, parang nag-lilo si Jojo Albasan. Hindi po natin alam kung anong dahilan. So, kumbaga, si Jojo Albasan, Mamay, meron din siyang mga series or siguro isang million views, which is yung kay Donita Rose, Mamay. So, yun po ang pinaka-highlight sa channel niya na nagkaroon siya ng million views. So, anyways, Mamay, yung viewing rate niya this December, Mamay, is zero kasi wala pong details. So, hopefully, makapag-vlog muli si Jojo Albasan kasi sayang channel, Mamay, 185K is not, hindi na biro na channel, Mamay. So, anyways, dito na tayo, mga kamay, sa number 6, si Kabungal, si Kiefer Official Vlog. So, meron siyang subscribers count na 1.59 million, Mamay. So, nakapag-vlog din po siya this December ng tatlo lang po, Mamay. So, sobrang lilo kasi alam po natin na si Kiefer is mostly sa Facebook po siya nagpo-focus. So, nag-comeback lang po siya nung napunta po sa Bukana, Mamay. So, ngayon, kukunin natin total views niya doon sa tatlong vlog. So, 5,600 views. So, sobrang baba. So, pag kinuha natin ang estimated revenue niya by the views, that's $20. So, pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's 1,086 pesos, Mamay. So, ibig sabihin, Mamay, sobrang layo po ni Kiefer na makasahod po this, kumbaga yung revenue in December, sobrang layo po. Kasi minimum po dito is $100 every month para makasahod ka po sa YouTube, Mamay. So, tapos ang latest vlog niya pa po is 10 days ago. So, talagang nag-layo talaga si Kiefer. So, meron siyang mga series na million views sa mga collaboration niya sa mga kakapwa niya, mga vloggers, Mamay. Isa na doon si Batangay niya ho, Mamay. So ang viewing rate po ni Kiefer is nasa lang po 0.11. So wala pa pong 0.11%. So wala pa pong 1% kung ibibase po natin sa subscribers count niya po versus ngayon sa total views. So kumbaga sobrang milya-milya pong layo. Kumbaga tulog na tulog ang channel niya ni Kiefer when it comes sa YouTube po, Mamay. Sa Facebook, meron po siyang mga viewers doon. Kasi yung Facebook naman po, Mamay, is mabilis po siyang
lumaganap at kumbaga user-friendly at syempre mas mura po yung ano yung nakukonsumo na data compared sa YouTube, mga may. So anyways, mga may, yan po ang kay Keeper. Dadako na tayo ngayon sa number 5. So number 5, walang iba kundi si Makimoto. So kilala niyo po yan, mga may, si ano, may ano yan, Team Bukid, mga may. So meron siyang subscribers count na 261,000. Nakapag-vlog po siya this December ng 47. So halos 2 vlogs a day po si ano, si Makimoto. So ang total views niya po doon is pumalo po ng 382,100 views, which is pag kinuha nating estimated revenue by the views, that's around $1,337. So pag kinumbert natin yan sa Philippine peso, that's around 74,089 pesos. So not bad, mahamay. So kahit papaano, kahit nag-ano, slow down po ano, ang channel ni, ano, ni Makimoto, kung titingnan niyo po, mahamay. So this December pa po yun, wala po siyang mga ano, yung mga na-discuss natin dito, wala pong mga notable na mga magagandang ano, talaga nag-kirap na vlogs na this December, mahamay, wala po. So yung pinaka-latest vlog niya is ngayon lang po, ngayong araw. So at meron na rin po siyang ano, million views, kumbaga isang beses lang po. So titingnan niyo po sa channel sa mga popular, nandun po yun. So anyways, yung viewing rate niya po is 3.11%. Kumbaga yung total views niya po ngayon this December, kung i-average ninyo versus dun sa subscribers count niya, is ano, 3% lang po. Sobrang layo, mamay. Kumbaga sobrang baba po niyan. So kumbaga dati mas malaki yung viewing rate niya, kaya nakakuha siya ng maayos na revenue sa kanyang channel. So ngayon medyo talagang ano, bagsak, pero decent na po yan na, ano, na nakukuha niyang revenue based sa ating ano, assessment sa kanilang channel. So anyways, mga may, dito na tayo sa number 4. So number 4, walang iba kundi si Or. Grupo to, mga may, Why Cool Ba, mga may. So isa rin yan sa nakakulab ni By Japper. So meron na silang 210,000 na subscribers count. So nakapag-vlog po sila this December ng 5 lang po. So ang views po doon sa 5 na vlogs is pumapalo po ng 595,000. So ang lakas po ng ano ng channel ni Why Cool Ba, mamay. So pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around $2,083. So which is pag kinumbert natin yan sa Philippine peso, that's around 6 digit, mamay, 115,371 pesos. So gross po to, mamay. Hindi pa po ano kasali dito mga deductions or any adjustment, mamay. So pwede siyang tumaas, pwede siyang buhaba. So ang latest vlog po nila is 13 days ago. So kumbaga ito ngayon, mamay, dati na collab nila si ano, si siyempre si Bajape, tas si mga content creators, isa doon yung Harabas. Tapos ngayon pinaka-latest yung Team Payaman, si Nakong TV, mamay, which is yung pinaka huling vlog nila, is kasama nila si Kong TV sa ano, sa Tokyo, hindi ko lang kung sa kung totoo yun, Tokyo Drip. Hindi ako si masyadong update sa ano, sa ibang vloggers, mamay. Kumbaga silip-silip lang kasi naka-focus tayo dito sa Sorry Family. So anyways, mamay, yung Why Cool Ba, wala silang mga million views, pero maayos pong ano nila ang vlog views every vlog, mamay. Kasi dito sa viewing rate nila, mamay, is napaka-taas po. This December lang po yun, mamay, ha. That's around 56% yung viewing rate niya dun sa total views nila this December versus dun sa subscribers count nila, mamay. So ang laki po. Kumbaga sila ang may pinakamalaking viewing rate dito sa ano, sa na-select po natin na mga content creators. So kumbaga goods na goods po ang channel ng Why Cool Ba. So kumbaga ito pastime lang nila itong ano, eh, yung pag-YouTube, mamay. Pag kikreate ng content, kasi ano to, mga big time na po itong mga tao. So kumbaga luwag ang buhay, maalwan ang buhay. So anyways, mamay, dadako na tayo sa nang sa number 3. Walang iba kundi si July Paunil, si Manoy. So meron siyang subscribers count na 372,000. So nakapag-vlog po siya this December ng 38. So ang total views niya po doon is pumapalo po ng 927,500. So pag kinuha natin estimated revenue ni Manoy July, that's around $3,246, which is pag kinumbert po natin sa Philippine peso, 6 digit min po, mamay, 179,842 pesos. So ang pinaka-latest vlog niya po is ngayong araw din po, at na nagkaroon din po siya ng ano, ng million views one time. So kung sisilipin niyo po sa popular,
At ito naman si Manoy July po, Neil, is parang tulad ko lang din, pero milya-milya po pa po ang ano. Kumbaga marami pa po tayong ano, kakainin bigas. Kumbaga siya nasa ano, nasa peak na po siya ng ano, ng ano paggagawa ng mga reaction video tulad ng ginagawa po natin. So kumbaga nandun siya, naging party din po si ano, si July po, Neil, ng Sword Family, pero ngayon mas mostly nakapokus siya sa Kalingap, which is doon po siya na gano'n nakakuha ng maayos na ano, na takbo ng kanyang channel through YouTube man or sa Facebook, mga kamay. So kumbaga talagang ano, well-established pong ano, ang channel niya. So anyways, million views one time, at yung viewing rate niya po based sa ano, subscribers count niya is pumapalo lang po ng 6.56%. So medyo mababa po yan, pero decent, kumbaga very decent pong nakuha niya na earnings when it comes sa mga ano, sa vlog views, mga kamay. So inuulit ko, mga kamay, sa lahat dito sa mga na-discuss natin, hindi pa po dito kasali yung mga perks. So, ibig ko sabihin, yung perks is yung super chat, super sticker, yung mga membership. So, ano lang to, pure vlogs lang po na estimated revenue. So, in-assess lang po natin yung kada channel. So, anyways, mamay, dito na tayo sa number 2. So, number 2 natin, mamay, walang iba kundi si the business official, or dati po si ano, si Sir Emerson na Sogo Trading, mamay, napalitan na po business official. So meron siyang subscribers count na 479k. So almost half million na po si ano, si Kabusiness. So nakapag-vlog po siya this December ng 62. So sobrang ang sipag. Sipag po ni Kabusiness. So halos 2 vlogs a day po ang minimum. So ang total views niya po doon is pumapalo po ng 3,428,700 views. So not bad, maamay. Which is pag kinuha natin ang submitted revenue niya, as around $12,000, maamay. So wow, ang lupit. Which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 664,825 pesos. So gross, yan pong gross. Pinaka-latest vlog niya po is ngayon ding araw. At nagkaroon din siya ng million views, yung ano, yung parang yung isang vlog doon na may merong baliw. So one time lang po, maamay. So makikita niyo po yan sa popular na ano, na area doon sa kanyang ano, channel. So ang viewing rate niya po sa kanyang channel is 11.5%. So not bad, maamay, pero kumbaga 10% of his ano, of his subscribers is ano, or 11% is nanonood. So medyo malayo din, kasi ang maganda, very decent po na viewing rate is mostly nasa 30% sana, or sabi natin 25% to 50% at least kalahati ng subscribers, para sobrang ganda po ng takbo ng ano, channel. So anyways, mga kamay, yan po ano, yung tinatakbo ng ano, ng channel ni ano, Kabusiness this December lang po. So hindi po as a whole. So anyways, dito na tayo sa number 1, pinakatapuan po natin, walang iba kundi ang Arabas, mga kamay. So katukayo po to ni Bajaber, Jeff din ang pangalan, mga kamay. So meron silang ano, subscribers count na 1.1M. So nakapag-vlog po sila this December ng 79. So halos 3 vlogs sa di po ang ano, ang Arabas. So ang total views niya po this December, hindi pa po to tapos, mga kamay, is 6,202,800 views, mga kamay. Sobrang laki po, mga kamay. So pag pinuha natin estimated revenue nila by the views, that's around $21,710, which is pag kinumbert natin yan sa Philippine peso, that's around 1,202,723 pesos. So ang latest vlog po nila is ngayong araw din po, at nagkaroon po sila ng series ng mga million views, at yung pinaka malaki talaga is 16M. So tingnan nyo po sa popular area ng kanilang channel yung vlogs kung ano, nakailan po sila ng million views, pero ito lang nag notable talaga, 16M. So anyways, yung viewing rate po ng Harabas is 7.14%. So biruin nyo, mga kamay, napakababa po niyan, pero maganda na pong ano, halos ang nakukuhang earnings po nila sa kanilang channel, mga kamay. So dito sa ano, sa mga na-discuss natin, sabi ko, wala pong notable na views, no, which is na nag-viral. So yung iba may magagandang views, pero hindi po siya parang significant when it comes sa rate ng kanilang subscribers count. Kumbaga normal lang, average, kumbaga up and down. So kumbaga walang sobrang viral. So yun po, mga kamay, hopefully sa lahat ng mga sumusuporta sa community natin na kakilala to, or sumusubaybay kasi baka nakasubscribe kayo at nag-update kayo sa mga nangyayari sa mga kanilang channel, pasag kay by Japper. So ito po yung kanilang ano, performance this December lang po, mga kamay. So kumbaga, para sa akin is nasa ano,
yung ibang na-discuss natin, nasa maayos pong katayuan yung kanilang channel, mga Mika, despite na hindi naman talaga very impressive na sobra yung kanilang channel. So kumbaga tinaan nila sa sipag ng pag-upload. So kung yung po ang sinasabi ni Bajaj, pero sipag lang sa pag-upload, kasi kumbaga sayang kada upload mo meron talagang makakatalisod ka talaga ng views at makukuha mo yung parang average mo na or tina-target mo sa isang araw. So kung hirap ka sa isa, gawin mong dalawa na makakapture mo yung minimity mong revenue in a day. So yun pong parang isa sa mga pointers na sinasabi ni Bay Japper. So kung hindi kaya sa isa yung target mo na revenue, gawin mong dalawa or tatlo. Kaso lang, lugi ka wag tatlo kung kaya mo naman sa isa. Makuha. So anyways, mga main, yun lang po. Sobrang thank you sa mga panood at manood nito. At yan na po yung informasyon ng mga kakulab ni Bay Japper na ang ganda po ng pinatakbo ng mostly ng kanilang channel. At sobrang thank you po sa mga kapanood at manood nitong vlog. So kumbaga, 2 days to go. Sabi ko nga, 2023, tapos na po. Lahat pong negative, iwanan na po natin. At yung positive, pwede po natin dalin sa 2024 para at least maging beginning ang maayos na takbo ng ating career, hindi lang po dito sa SOCMED kundi sa mga personal po nating career, mga may. So anyways, mga may, bago tayo magtapos, lagi pong paalala ni Bidogs, mga may, na don't skip ads sa lahat ng mga content creators sa pinapalo nyo. Yan, kasama niyo na po ako dun, mga may, sama niyo na po. At alam niyo naman po lahat ng content creators is dyan po may establish ang channel at dyan po tayo kumukuha ng revenue when it comes ads. So, paano yan, mga kamay? See you sa next vlog po natin, mga kamay!